This is Ma'am RJ. If you're new here, welcome. And if you haven't subscribed yet to my channel, please subscribe. I would appreciate it very much. And if you have already subscribed, thank you so much. And hit also that notification bell so you will get notified whenever I uploaded a new video. And if you like this video, please give it also a thumbs up. So yung re-review ko today is yung top 1 daw ng Bath & Body Works na body mist. And bestseller din siya at the same time. And most popular din daw siya na body mist ng Bath & Body Works. So alamin natin kung bakit yung mga title na yun or yung corona na yun ay napunta sa kanya. So ito yung tinatawag nilang Sweet Pea. Kinuha ko siya sa 236 ml na body mist. So meron din akong travel size niya and kinuha ko rin siya sa lotion. So hindi ko siya favorite pero favorite siya ng anak kong babae. So alamin natin kung bakit. Actually, hindi na ako nag-search ng scent notes niya kasi yung mga scent notes niya ay nandito na siya nakasulat sa likod ng body lotion niya. So, basahin natin yung mga scent notes niya. So, ito yung body lotion. Andyan yung mga scent notes. Ewan ko kung nakikita nyo kasi ayaw mag-focus ng camera. So, yan. So, Sweet Pea has scent notes of sweet pea, watery pear, sheer freesia, luscious raspberry, and soft musk. Now, ang tanong is, bakit nga ba sikat na sikat to? Bakit top 1 daw siya sa body mist ng Bath & Body Works at bakit bestseller din siya? So, alamin natin kung bakit. So, ito yung kanyang body mist. Iwisik natin siya. Although alam ko na yung kanyang amoy, so spray pa rin natin siya. Oh my god, pag spray pa lang sa kanya, sobrang tapang na niya. Oh my goodness. Okay. So initial spray sa kanya, ang maamoy mo sa kanya is yung sweet peas saka yung watery pear. And pag nag-dry na siya, dun lang lalabas yung soft mask. So yung sheer freesia, hindi ko siya naamoy dito, and yung raspberry wala. Ang naamoy ko lang talaga, yung tatlo lang talaga sa scent notes niya, yung watery pear, sweet pea, and soft mask. But kung alam niyo yung amoy ng sweet pea mismo, yun yung maamoy nyo dito. Kalimutan nyo na yung ibang scent notes kasi very strong siya sa sweet pea. So sabihin na lang natin na ang sweet pea nito is 90%. Sabihin na lang natin na ganun. And 10% with the watery pear. Tapos yung soft mask niya is nasa background lang. So kapag winisik mo siya, pag-wisik mo pa lang sa kanya, amoy na siya. So, very strong na siya. So, ito, kapag gamit mo to, ay makakatipid ka. Agree naman ako na ito yung kanilang top 1 at ito rin yung kanilang bestseller and ito rin yung kanilang most popular na body mist. Bakit? Yung kanyang performance ay parang perfume. So, like for example, pagka in-spray mo to sa nasa malaking room ka, so sabihin na lang natin 3 to 5 meters, ay maamoy ito. Kahit hindi ka dumaan dun sa tao, basta nandun kayo naka-enclose sa basta nasa iisang room kayo, pag in-spray mo to, 3 to 5 meters, ganun siya ka beast sa performance niya. Grabe siya. Yung siyaj niya, yung performance niya, ganun siya ka beast.
Pag-spray mo sa kanya, amoy na amoy siya, sobrang tapang niya. Para sa akin, very intoxicating siya para sa akin. Kasi, honestly, nung una ko itong naamoy at in-spray ko sa sarili ko, hilong-hilo ako. Kasi sa sobrang tapang niya, isang spray lang yun. Sobra. And pag nagdalawang spray ka pa, tatlong spray ka pa, ano pa, diba? Very beast, monster siya, kumbaga, sa performance and CRH. Now, ang tanong naman, yung kanyang longevity, sa balat ko, tumatagal naman siya ng 2 to 6 hours. Ganon, depende. Pero depende rin kasi yan sa body chemistry. Pero sa damit ko, 24 hours, tumatagal siya sa damit ko. So, yun siguro yung mga reasons kung bakit yung tatlong corona ay napasa kanya dahil dun. Honestly, ang daming may gusto nito, gustong-gusto nila to, lagi nilang hinahanap to. Siguro dahil nga sa pag ito ang gamit mo, isa o dalawang wisik lang, go ka na, okay ka na ng ilang oras. So, makakatipid ka to think na body mist nga lang to. So, yung kanyang lotion, kung anong tapang niya dun sa body mist niya, ganun din siya katapang sa lotion. So, same performance sila. Anong sinabi ng mga ibang perfume dito? As in, grabe siya. Grabe siya sa performance, lahat-lahat. Kung pwede lang siguro magbigay ng 11, 12, more than 10 na rating dito, yun ang ibibigay ko dito sa body mist na to. Pero to be honest, hindi ko siya masyadong ginagamit. Sa anak ko kasing babae ito, kasi siya naman yung gustong-gusto niya ng mga heavy floral, gustong-gusto niya ng mga sobrang tapang nansakit sa ilong, yun yung mga gusto naman niyang pabango, magkaiba kami. At ayaw niya ng matatamis na pabango, ayaw niya ng ganun. So, ito talaga ay nirequest niya, pati yung lotion na biling ko para sa kanya, kasi gusto niya. So, kung makikita niyo, kalahati na lang siya. And ito ay halos kalahati na lang din. And meron ba siyang spare na ito yung maliit? Kasi pag pumapasok siya sa school, gamit-gamit niya to dati. Now, kailan to dapat gamitin? All year round. Pwede tong gamitin sa araw, sa gabi, sa mainit na panahon, sa malamig na panahon. Pwedeng-pwede siyang gamitin. Kanino ko ito nire-recommend? 18 years old and above, lalo na yung mga dalaga. I would highly recommend this para sa inyo. Kung 30 years old and above ka naman, kahit senior citizen ka pa, pwede mo pa rin itong gamitin. Kasi hindi siya matamis, wala kang maamoy sa kanya na matamis. So, pwedeng-pwede ito para sa inyo. Deserving ba siya sa tatlong corona niya? Yes, very deserving siya sa kanyang tatlong corona. So, ayan po yung aking thoughts tungkol dito sa pabango na to. And I would highly recommend this para sa inyo. So, abangan nyo po yung susunod kong videos. See you!